Binigyan diin ni Congressman Alfred De Los Santos ng ang Provinciano Party List sa kanyang privilege speech sa Kongreso ang mga nawalan ng tirahan sa pagsalanta ni Bagyong Tisoy sa Bicol Region. If we mean to lead a part of our strategy towards the relief and restoration efforts in the Bicol Region, President Duterte himself has commended the ongoing efforts, kaya ipagpatuloy lang natin ito hanggang magkabangon silang muli. May mga tao po na magpapasko ng walang tahanan. Masakit man itong isipin, ito ang realidad ngayon. That's why I'm pleading to the House that we work together to achieve this goal. Sa personal na pagbisita ng BHTV News team kay Congressman De Los Santos, sinabi nito na dapat mabigyan ng tirahan ang mga nasalanta ng bagyo bago sumapit ang Pasko. Asking for help. Oras na para mag-SOS tayo, magtulungan na tayo. Kasi hindi na rin naman namin kaya na. Aminin namin, hindi na namin kaya personally. Kasi ito po, itong mga tulong na binibigay namin is from our own pockets. Hindi po ito from the government or from any agencies. This is from our own personal money. Kasi kung antayin pa natin yung ibang agencies, matagal pa po. Mga minimum yan, mga 2 weeks na tulong. So ito, hanggang sa mabilisan na action na po tayo. Sa ngayon, prioridad umano ni De Los Santos ang agrikultura kung saan umabot na sa 6 million pesos na pagkasira dahil sa bagyo. Inuna umano ng kanilang grupo ang paglilinis o clearing operation sa nasabing rehiyon. Ang pinaka-initial actions natin ay magbigay ng mga relief goods, tapos mga assessment muna ang gagawin natin kung saan titingnan muna natin kung ano talaga yung totoong kailangan ng mga tao, if kung kailangan nila pagkain, tubig, or infrastructures. Sa amin din, sa party list, inuna namin yung mga clearing operations mostly. Kasi grabe, hindi makamobilize yung mga tulong from other sectors dahil sa obstruction sa kalsada. So yun yung mga inuna natin. Pero on a longer scale, tinitingnan natin yung mga issue sa electricity, sa kabuhayan nila, especially sa agriculture, kung saan base sa aming data na nakuha, it's almost 6 billion ang 6 million pesos worth ang damages from agriculture alone. So malaki po itong kawalan sa lalo na sa mga farmers natin. Samantala, umabot na rin sa 3,000 na pamilya ang natulungan ng ang Provinciano Party List sa mga isinagawa nilang relief good operation, clearing operation at iba pang tulong sa mga nangangailangan. Mula dito sa Manila, Eden Florarita, BHTV News. Welcome to a new mobile experience that gives you priority on the Philippines' fastest LTE network awarded by Ookla. Now you get more data for your digital lifestyle and control to manage your account. This is postpaid that gives you priority, the new smart signature. This is postpaid reimagined, smart signature.